Kung ano nga ba parvo, paano siya nakakahawa, ba't nakukuha to, paano siya nakaka-affect or paano mo makukuha ang alaga mo to, ano yung possible treatment, bakit ganon, ganyan. What up, Vetches? It's your girl, Arah, back again with another video. And for today's video, we are going to focus on one topic lang. Parvo. Actually, nasagot ko na to sa isa kong vet reacts video. Pero now, I want to go in-depth and mas direct to the point yung ating mga sagutan dito about parvo. Kasi naman guys, sobrang laganap talaga ng parvo here in the Philippines, okay? So if you want to know kung ano nga ba parvo, paano siya nakakahawa, ba't nakukuha to, paano siya nakaka-affect or paano mo makukuha ang alaga mo to, ano yung possible treatment, bakit ganon, ganyan. Without further ado, let's hop into the video. Parvo, or also known as canine parvovirus. Take note guys, itong virus na to, it only affects or infects dogs. Kaya yung pangalan niya, canine parvovirus, or CPV. It is actually a highly contagious virus that commonly causes gastrointestinal disease in young and unvaccinated dogs. And however, it's resistant siya sa mga detergents, mga disinfectants, mga ganoon. So, matibay-tibay itong klaseng virus na to. Kaya niya rin mag-persist indoors at room temperature for around 2 months. Ganun siya katagal. So, ano nga ba yung mga susceptible? Kumbaga, when I say susceptible, yung prone sa gantong klaseng sakit. Siyempre, number one, puppies. Tapos, lalo na yung mga unvaccinated, yung mga hindi nabakunahan na mga aso. Specifically, around the age of 6 weeks to 6 months. Bakit around 6 weeks to 6 months old? Ito yung window wherein ang ating mga pups ay bumababa na yung maternal antibodies nila. Kasi diba, ang mga puppies, once pinadede mo sila, yung unang gatas na lumabas sa nanay contains colostrum, yung parang yellowish type of fluid, it actually contains maternal antibodies. Itong maternal antibodies na to ay yung magiging initial protection nila from viruses and such. Pero pagsapit ng 6 weeks, bumababa na kasi yung levels of maternal antibodies. So, yung immunity nila, bumababa na rin. So, mas prone sila na magkaroon talaga ng sakit or mahawa sila sa mga viruses sa environment. And it doesn't mean guys ha, pagka once the 7 months na yung puppies nyo, ibig sabihin, immune na siya sa parvo. No. As long as unvaccinated siya, malaki pa rin yung probability na pwede siyang mahawa ng parvo. Take note of that ha. Tapos guys, hindi lang yon. You should also take note yung mga susceptible breeds na pwede magka-parvo. Pag sinabi susceptible, mas prone. Rottweilers, Doberman Pinschers, American Pitbull Terriers, English Springer Spaniels, and German Shepherds. Yung mga yan. Hindi ko sinasabi yung ibang breeds, immune na sila. Nope. So, before ko sabihin kung paano ba mahawa yung alaga mo ng parvovirus, gusto ko muna i-discuss kung paano yung pagpasok or yung pag-atake ng virus na yun sa iyong alaga. It actually targets the gastrointestinal system or yung GIT, which includes yung intestines ng mga alaga natin. And itong intestines na to, meron siyang tinatawag na villi. Wherein this villi is actually yung parang finger-like projections sa loob ng intestine. And sila yung responsible na pag-absorb ng nutrients ng pagkain ng mga alaga natin. Ang canine parvovirus, it enters the intestine, di ba? And what it does, it actually attacks the villi, specifically, yung base ng villi. So, pag sinabing inattack yung base ng villi, ang mangyayari, mapuputol yan. So, dahil naputol na yung mismong villi natin, wala nang mag-absorb ng nutrients or walang pagkain or walang nutrisyon na papasok sa katawan ng mga alaga natin. So, kaya nagkakaroon rin ng bloody poop ang mga alaga natin pag once may parvo. Which leads us to signs na mga ganito. Ito yung mga signs na makikita mo kapag possible may parvo yung alaga mo. Una is tatamlay yan, tapos yung pagtae ng midugo or hemorrhagic poop. And may certain smell actually yung mga parvo cases. Yung parang masangsang, amoy kalawang, but very distinct. Madidehydrate yan dahil na nakat yung villi. Tapos yung bigla rin pagpayat and yung pagsuka nila. Paano nga ba maaway alaga ko sa parvo? There are two modes of transmission. Number one, direct transmission. Meron siyang fecal-oral route. Meaning, fecal, meaning poop, and oral, mouth. Ibig sabihin, nakakain ng poop ang alaga mo. Yung poop na nakain ng alaga mo ay virus-infected siya. Kaya guys, actually, very important, pag lalo na yung mga aso nyo, pinapapoop nyo sa labas, damputin nyo. Pick up the poop, huwag nyo hayaan lang doon sa labas. Kasi it's
another factor kung bakit ang hirap pa rin ma-contain or nagkakaroon pa rin ng disease transmission sa mga alaga natin. Kasi sa mga ganong klase situations, if your dog poops outside your house, pick it up and then itapon nyo sa tamang basura. Another way is yung indirect transmission. Kento naman yan. Kumbaga, indirect transmission is contact with a contaminated fomite or yung contaminated item. Sabi natin equipment, pwedeng garahe, pwedeng environment. Let me give you a situation para ma-visualize nyo. Etong si Golden Retriever, positive sa parvo. Nag-poop siya sa labas. Hinayaan ng owner yung poop sa labas. Yung poop na to, it's a virus-infected poop. Tapos, dumating naman si Dalmatian. Itong si Dalmatian, diniladilaan niya yung poop. Tinapaktapakan rin niya yung poop. Ang lamog lang, di ba? Then, itong si Dalmatian umuwi. Bumalik sa bahay nila. Eh, may kasama pa siyang isang shih tzu sa bahay nila. Si Dalmatian, nandito siya sa garahe, naglaro-laro. And then, itong si shih tzu, lumabas rin sa garahe. Gulong-gulong na siya, dinaladilaan rin yung kalsada sa garahe. May infect si shih tzu. So, ito, paano naman ba madadiagnose kung may parvo talaga ang alaga mo? Guys, take note, hindi mo naman talaga agad-agad masasabi na yung aso mo, ay, may bloody poop, yun agad yun, parvo na agad yun. Nope, not always the case, guys. Ito yung mga diagnostic tests na kailangan gawin. First and foremost, syempre, kailangan yung history ng alaga. Titingnan kung kumpleto ba sa bakuna. Another thing, yung mga pag-confirm if may parvo talagang alaga, yung fecal antigen testing. And kapag nag-positive doon, ayun na, saka lang natin ma-confirm talaga na may parvo yung alaga nyo. Pag may bloody poop si alaga, possible may parvo. Pero hindi ibig sabihin nun, lahat na may bloody poop, parvo agad. Let's go with the treatment. So, na-diagnose kaya alaga mo na may parvo. Anong dapat gawin? Of course, you need to isolate the pup on a place na talagang hindi mapupuntahan ng iba mong alaga na aso. Isolate siya, dun lang siya sa area na yon. Kaya mapapansin nyo guys sa mga clinics, hiwalay or isolated talaga yung mga parvo patients. Eto, take note guys ha, pag may nag-claim sa inyo na merong gamot or something na maggagamot agad for parvo or a direct medicine for parvo, I should tell you that is already a red flag. Wala pong gamot ang parvo. Sad to say, and I know, yung iba sa inyo baka malungkot or ma-disappoint na wala, but that is the truth. So, paano tinitreat ng mga doctors yung parvo kung wala naman talaga medicine for it? And for treatment nito, ang ginagawa ng mga doktor is actually symptomatic treatment. Ano ba yung symptomatic treatment? Based sa symptoms na meron yung alaga. So, possible, bibigyan siya ng IV fluids for the dehydration dahil nagtatalinga. Yung anti-emetic para pag-stop ng pagsusuka. Usually, bibigyan antibiotics to prevent secondary bacterial infection dahil humuwi na yung immune system nila. Possible may imbalance, kumbaga sa gut flora nila, wherein mag-promote pa ng bacterial infection. So, piniprevent niya kaya kailangan antibiotics. It actually depends on the case per dog. Hindi lahat ng medication na pwede sa isang aso is similar to all dogs. No. Kasi depende pa yan sa lalabas sa test, kuwari sa blood work, sa weight nila. There are actually a lot of factors to consider bago mabigyan ng tamang medication ang mga alaga. So, there's no one size fits all na type of medication or formula na medication sa lahat ng aso for parvo. And also, there are cases na possible mild symptoms, severe symptoms. It depends actually on the animal talaga, yung immunity na meron yung animal or yung hayop. Kaya kung may magko-comment dyan, bakit ganito, gumaling na agad yung aso ko sa parvo, pinainom ko lang ng ganito, ganyan. Again, it's always a case-to-case basis. Paano maiwasan na magkasakit yung alaga ko ng ganito? Number one, of course, I would recommend and always would recommend ay vaccination. Magpabakuna po kayo ng possible 5-in-1 that will prevent parvo. Bakuna pa rin po talaga. And also, since ang dami pa pong cases here in the Philippines, it's also recommended to have an annual booster. I actually read this na may nag-comment na bakit sa ibang bansa every 3 years naman nagpapa-booster ang mga alaga. Again, that case is ibang country. Controlled na nila kahit papano mga infectious diseases like parvo, distemper, mga ganun sa lugar nila. Unlike here in the Philippines, sobrang talamak pa rin ng ating parvo cases. Kaya, mas recommended ng mga vets here to have an annual booster sa mga alaga nyo. Another thing is also cleaning and disinfection. Lalo na kung may nag-positive for parvo sa alaga nyo. Ganito gawin nyo. If nag-positive yung alaga nyo for parvo, syempre naka-isolate yan. Tapos gumaling na siya for parvo, make sure
to disinfect yung lugar kung saan siya nagstay, and then yung mga items na nagamit niya i-disinfect niya rin. Kung pumanaw naman yung pup na yon na nagka-parvo, mas maganda yung ibang items niya i-dispose na. Basta disinfection is always key. And here, another question. Nabakunahan naman yung alaga ko, pero bakit nagka-parvo pa rin siya? Meron kasi tayong tinatawag na vaccination failures. May mga cases talaga na ang bakuna, mali yung pagkakaturok. So, it's possible yung handling of the vaccine, hindi tama. Yung pag-transport, hindi tama. Tapos, it's possible rin yung pag-induce or yung pagturok ng vaccine, hindi nabigay lahat or hindi tama yung pagturok. Those are just some of the reasons kung bakit nagkakaroon ng vaccine failures. So, as much as possible, guys, mas maganda mga licensed vets tayo magpabakuna para talagang sure tayo tama yung administration nung bakuna sa mga alaga natin. Kung hindi nyo alam kung ano yung mga bakuna na kailangan ng mga alaga nyo, or first time for a parent kayo, you want to know, I have a video about that, dog and cat vaccine. So, ayun naman, guys. Sana may natutunan kayo. Do share this to other fur parents to give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel and click the bell to be notified whenever I upload a new video. I do post lifestyle, pet tips, and also veterinary medicine-related vlogs. So, yun naman. I'm off muna. Okay, bye. See you in the next vlog.